Unang-una, maraming salamat. Mahigit 3 o 4 na buwan ko yatang hindi nasundan ang mga videos ng Simplehan natin. Pero patuloy kayong nanonood, nagsusubscribe at nagtatanong. Mapa sa YouTube man ito o sa TikTok, patuloy kayong nanonood, tumatangkilik at nagtatanong ng mga katanungan nyo tungkol sa photography. At mula dyan sa segwayan natin. Ito na siguro ang pinakakaraniwang klase ng tanong na nakukuha ko tungkol sa photography o sa mga camera. Karaniwan ang tanong ay ganito po ang camera ko at ano pong tips na maibibigay ninyo. Well, sa totoo lang, wala naman akong tamang sagot dyan. Bakit? Dahil kahit anong camera pa, kahit ang pinakamagandang camera ng pinakamagandang brand, Sony. Ang pinaka-importanteng aspeto ng iyong photography ay hindi nababatay sa iyong camera. Kaya dahil dyan, sa videong ito, pag-uusapan natin ang pinaka-importanteng aspeto ng photography, ang composition, pero sisimplihan lang natin. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong panonood ng video series na ito. Siyempre, ang video series na itong pinamagatan nating Simplehan lang natin ay isang series kung saan pinag-uusapan natin ang mga importanteng aspeto tungkol sa photography pero sinisimplehan natin. Sa mga naunang video, pinag-usapan natin ang basic photography, ang paggamit ng iyong camera, ang exposure settings katulad ng shutter speed, ISO at aperture. Kaya dahil doon, sa palagay ko, oras ng pag-usapan natin ang bagay na nagbibigay ng kagandahan sa isang litrato at yan ang composition. Sisimulan natin ang tutorial na ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga pinaka-common na style ng composition. Pero hindi natin pag-uusapan ng lahat ng mga ito dahil para sa akin, mas importanteng maintindihan mo ang mga prinsipyo sa likod ng mga technique na ito para ikaw mismo ay magkaroon ng sarili mong style sa composition at sa photography. Ngayon, ano nga ba ang composition? Ang salitang ugat ng composition ay compose. Kung tatagalugin natin, siguro ang pinakamagandang translation ay kung ano ang nilalaman ng isang litrato. Pero ang composition ay hindi lamang mismo kung ano ang nilalaman, kundi kung papaano sila naaayos sa 4 na sulok ng iyong litrato. Ang pinakakaraniwang pagkakaintindi ng composition ay maihahalin tulad natin sa salitang framing o kung papaano at saan mo inilalagay ang subject mo sa isang litrato. Pero mamaya pag-uusapan natin ng medyo mas malalim pa ang composition para naman hindi lang tayo nakikigaya sa estilo ng iba. Ang paborito at marahil pinakasikat na technique sa composition ang tinatawag na rule of thirds. Sa rule of thirds, hinahati ang kwadradong frame gamit ang 2 patayong linya at 2 pahalang na linya para bumuo ng siyam na pare-parehas na laking kahon sa frame na iyon. Teka lang, hindi ibig sabihin na guguhitan mo yung litrato, ha? Ang ibig sabihin nito ay i-imaginein mo ang paghahati na yon sa frame mo para alam mo kung saan ilalagay ang iyong subject. Ayon sa rule of thirds, para makuha mo ang magandang balanse sa paggamit ng espasyo sa buong frame, ilalagay mo ang iyong mga subject sa mga intersection ng mga linyang ginawa natin. Ibig sabihin, ilalagay mo kung saan nakikita yung pahalang at patayong linya. Kapag nilagay mo ang iyong subject o mga subject sa mga intersection na ito, mas magkakaroon ng balanse ang space sa frame mo. Ngayong sana'y mas naiintindihan mo na ang rule of thirds, ang isa pang gusto kong maintindihan mong bagay tungkol sa rule of thirds ay hindi talaga siya isang batas, hindi siya rule. Siguro ito lang kasi ang pinakamadaling gawin at pinakamadaling intindihing compositional technique, kaya naman siya rin ang pinakakilala. Pero hindi ibig sabihin na dapat lahat ng litrato mo ay umaayon sa rule of thirds. Marami pang ibang pwede dyan. Ang pangalawang technique na medyo maihahalin tulad din natin sa rule of thirds ay ang tinatawag na golden ratio.
Sa golden ratio, hinahati din ulit yung frame pero ginagamit ang ratio na 1.618:1. Itong golden ratio na ito ay ang pinakakaraniwang ratio na nakikita natin sa magagandang bagay sa kalikasan. Kaya naman, ang proportion nito ay naihalintulad sa kagandahan. Kapag hinati mo ang iyong frame ayon sa ratio na ito at ginamit mo ang mga intersection tulad ng sa rule of thirds, magkakaroon din ng katulad na balanse ang iyong litrato. Magandang paraan din ang golden ratio para iayos ang maraming subject ng isang litrato kung saan merong mas malaki at mas maliit sa mga subject na ito. Ang ikatlong technique naman ay ang tinatawag nating symmetry. Sa symmetry, ang ginagawa naman natin ay hinahati sa gitna ang frame. Pwedeng hinahati ito ng patayo o kaya naman ng pahalang. Sa hating ito, doon natin inilalagay ang gitna ng ating subject. At syempre, kapag nilalagay natin sa gitna, ang hinahabol natin ay ang balanse kung saan kung anong meron sa kaliwa ay meron din sa kanan o kaya naman kung anong meron sa taas ay meron din sa ibaba. Ang pinakakaraniwan at siguro yung pinakamadaling hanapin ay ang mga reflection na mahahanap natin kung saan-saan. Kung gagamit ka ng symmetry at ilalagay mo ang iyong subject sa gitna ng frame, siguro ang pinaka-importanteng payo na dapat mong sundin ay siguraduhin mong gitnang gitna ito. Ang ayaw mong makita ng mga tumitingin sa iyong litrato ay yung konting alanganin na parabang medyo nagkulang ka pa. Diba sa buhay, ang pinakamasakit na pagkakamali ay yung mga konting-konti na lang hindi mo pa nakuha. Parang yung crush mo. Ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, ang tatlong yan at ang mga iba pang technique ng composition, hindi mo lahat yan kailangang kumpletuhin at kailangang alalanin sa bawat oras na kukuha ka ng isang litrato. Total nanonood na rin lang kayo dito sa aking video, kukunin ko na ang pagkakataon para ibahin ang approach ng pagtuturo ng composition. Karaniwan kasi sa mga ibang workshop o iba pang video na mapapanood mo sa YouTube, sa TikTok at kung saan paman, pare-parehas na iniisa-isa lamang ang mga technique na ito. Para maiba tayo at maging mas malalim ang iyong pagkakaintindi sa composition, pag-usapan natin ang tatlong importanteng sangkap ng composition at ang tatlong prinsipyo na pinanggagalingan ng lahat ng technique na ginagamit ng mga photographer para mag-compose ng isang magandang litrato. Sabi ng mga psychologist, ang ating mga utak na kumukuha ng impormasyon mula sa ating mga mata at sa ating nakikita ay parating naghahanap ng kaayusan at ng balanse. Kaya't dahil gusto mong maging magandang karanasan para sa tumitingin ng iyong litrato ang pagtingin niya sa litrato mo, gusto mo ring maibigay ang hinahanap ng kanyang utak. Ibig sabihin, gusto mo na ang litrato mo ay maayos at balanse. Ngayon, sa simpleng usapan, ang balanse ay makukuha natin sa visual weight. Ang visual weight ay kung gaano katimbang ang isang bagay sa frame o kung gaano siya humahatak ng atensyon. Siyempre, gusto mo kung iisa lang ang subject mo sa isang litrato, ang visual weight niya ang pinakamatimbang. Kung marami naman, ay gusto mong maging balanse sila sa lahat ng bahagi ng iyong litrato. Kaya naging sikat na technique ang rule of thirds, ang golden ratio at ang symmetry ay dahil nabibigay niya ang balanse sa buong litrato mo. Ang nagbibigay ng visual weight o ng timbang sa isang subject sa isang litrato ay kung gaano siya kaliwanag, gaano siya kalaki at kung gaano din kaliwanag o katingkad ang kulay nitong bagay na ito. Kahit alin pang technique ng composition ang iyong ginagamit, ang importante ay balanse sila at ang tumitingin ng iyong litrato ay hindi nakararamdam na parang hindi balanse ang litrato mo. Ang ikalawang importanteng prinsipyo ng composition ay ang direksyon. Gusto mo na kapag may tumitingin sa iyong litrato ay medyo may dinadaanan sila at iniikot nila ang litrato mo. Tulad ng sa buhay na ayaw nating naliligaw at nawawala ng landas, ayaw din natin na ang tumitingin ng ating mga litrato ay hindi nila alam kung saan mo sila gustong tumingin. Ibig sabihin, ang pagkakaayos ng mga elemento o ng mga subject sa iyong litrato ay dapat medyo tinuturo nila kung saan mo gustong sumunod na titingin ang iyong viewer.
Kasama na rin dito ang paggamit natin ng mga espasyong walang laman, kung saan meron pa ring direksyon kung saan papunta ang mga ito. Tandaan mo ang isang espasyo na walang laman, kung malaki, ay meron ding malaking visual weight o timbang. Dahil siya nga ay matimbang, merong tendency na doon mapunta o doon maituro ang mga mata ng iyong viewer. Kaya't kita mo, dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin, pero magkaakibat yung balanse at yung direksyon sa nagiging experience ng tumitingin ng litrato. Ang ikatlong prinsipyo naman ang tinatawag nating coherence. Ang ibig sabihin ng coherence sa composition ay iisang landas lamang ang tinatahak ng mga elemento sa isang litrato. Hindi ibig sabihin na isang direksyon lang ang kanilang tinuturo. Ang ibig sabihin ng coherence ay lahat ng elementong nakikita mo sa isang litrato ay tulong-tulong na ituro ang pinaka-importanteng subject o pinaka-importanteng nilalaman ng iyong litrato. Ang pinakamadaling paraan para maintindihan ito ay ayaw mo ng mga bagay na nagdi-distract mula sa composition mo. Ayaw mo ng mga bagay na nagdi-distract mula sa balanse, nagdi-distract mula sa direksyon ng iyong litrato. Sa madaling salita, ang una mong gagawin ay tatandaan mo kung alin nga ba ang iyong mga subject. Sila ang bida ng litrato mo. At para magkaroon ng coherence ang litrato mo, simple lang, ayaw mo ng pabida. Ayaw mo ng bagay na umaagaw ng atensyon ng iyong viewer mula sa subject na pinapakita mo sa isang litrato. Ang mga distraction na ito ay pwedeng mga bagay na hindi mo sinasadyang naisama, o kaya naman mga bagay na naputol at nakakaagaw pansin, o kaya naman ang mga bagay na pwedeng masyadong matimbang o masyadong maliwanag kumpara sa subject mo. Babalik tayo, 'di ba? Visual weight. Ayaw natin na may mas matimbang na visual weight doon sa bida ng litrato. Gusto natin na lahat ng parte ng litrato ay nagtutulong-tulong para iangat yung bida o yung mga bida. Hindi naman ibig sabihin na puro yung nalang main subject ng litrato ang ilalagay mo sa litrato mo at wala ka nang gagamiting spaso o iba pang elemento. Ang essence ng composition ay kung paano ka gumagawa ng isang magandang pagkakaayos ng lahat ng bagay na nasa isang litrato mo. Nandiyan ang paggamit mo ng spaso, paggamit mo ng linya, pati na rin ang angulo kung paano mo tinitignan ang bagay na kinukunan mo ng litrato. Kapag ang mga bagay sa litrato mo ay naiayos mo ng may balanse, may direksyon at walang distractions, ang ganda ng litrato mo. Kahit ano pang camera ang gamit mo, pwedeng smartphone o kaya naman isang simpleng camera o pinakamaganda pang camera sa balat ng lupa, ang composition mo, doon papasok kung maganda ang isang litrato. Doon papasok ang art sa photography. Dahil dyan, gusto kong tandaan mo na ang photography ay hindi lamang ang mga camera settings. Sa katotohanan, walang kwenta ang settings na yan kung pangit din ang composition mo. Ang ikagaganda ng litrato mo, gamitin mo yung camera mo. Kung hindi ka pa sanay, gumamit ka ng automatic mode para balanse ang exposure mo. Pero siguraduhin mong binibigyan mo ng atensyon ang composition. Ang tamang exposure, parte pa rin yan ng magandang composition. Kaya ang nagpapaganda sa isang litrato ay ang iyong composition. At ayun, kahit medyo komplikado, sana ay naintindihan mo ng simple ang importansya at kung papaano nagkakaroon ng magandang composition sa isang litrato. Kung meron kang tanong, iwanan mo dyan sa baba. At kung unang beses mong manood ng video sa aking channel, baka pwedeng pakipindot na rin yung subscribe at yung notification bell. Kung sa tingin mo itong video na ito ay makakatulong sa mga kaibigan mo at mga kakilala mo, i-share mo na rin sa Facebook, sa Instagram o kung saan pa. Salamat sa panonood. Muli ako si Nico Valenzuela, isang landscape and architectural photographer. At sa video series na ito, pinag-uusapan natin ang mga pinaka-importanting bagay tungkol sa photography at mga camera. Pero, sinisimplihan lang natin.